Angels. Mapalita ako kasi itong restaurant nyo ang pinakamasarap na kainan dito sa Little Manila. Totoo yan. At ngayon, papatikin ko sa iyo yung pinakamasarap namin mga utahe, katulad ng kare-kare, yung mga bulalo, lahat ng mga mino, papatikin namin sa iyo. Sige, let's go, let's go! Excited na ako! Let's go! Grabe na miss na namin ang Filipino food! Chicharong bulaklak! Oh my gosh, good luck to us! Ito yung kanilang kitchen, guys. Busy-busy lahat. Ito yung chief cook namin ngayon, si Nanay. Ay, Nanay. Kaya siya dito. Ayan. Siya ang masarap din magluto. Ah, talaga. Lahat ng sikreto, nakuha ko lang sa kanya. Oo, secret weapon pala natin si Nanay dito eh. Sa fryer naman to. Ay, si Eric. Ayan yung mga kakanin namin, si Bel. Ah, si Bel ang kakanin. Vivian, ito si Vivian. Ah, si Pato, Spanish. Oh, ayan. Ayan si Jaja. Ayan. Ayan, ito naman yung sa bakery. Pork siopaw tsaka chicken siopaw. Oh, ito. Dito lahat ginagawa yung mga pagkain namin. Wow! Pati mga tinapaw. Oh, galing ah. Kaya ito lahat. Hindi namin kumakain sa ibang mga kumpanya ng mga bread. Lahat dito ginagawa. Oh. Ito naman yung mga pandesal namin na binibenta everyday. Sarap nito. Yan ang masarap na binada yung pinaka the best daw na pandesal. Oo. Tapos ito mga yung mga Spanish bread. Ah, ito yung, ito ba yung ano, yung may kulay sa loob? Yung ubi. Oo. Ito, totoong ubi yan. Oo. Ito naman yung meron siyang parang milk. Ito yung siopaw, no? Siopaw, yung pork siopaw. Oo. Ito naman yung mga brownies. Tapos may sa Imada ka rin, no? Si Imada. Ito, gawa lahat dito to. Kaya kaya pag kinain mo, masarap kasi fresh talaga siya, malambot. Ito, katulad nito. Ganito lang ang itsura niyan. Pero pag kinain mo yung loob niyan, yun na yung magbubulaga sa'yo na ang sarap pala ng ubi. Dahil may ubi sa loob? May ubi sa loob at punong-puno talaga ng ubi. Wow! Yung parang pag kinain mo yung hindi sa dry. Fresh na fresh yung ano, yung lasa. Ayan, yung mga chocolate cake na napakasarap din yan kasi yung chocolate niyan, totoong chocolate talaga. May mga birthday kami, ino-order nila dito, ayan. Meron din kami mga puto. Pastillas, ayan. Kompleto. Kompleto talaga. Ayan. Tapos, ito pa matindi rito, may sari-sari store ka pa. Meron din kami yan. Oh, ito toothpaste. Meron din yung mga ito, meron din mga barbecue yung saging. Meron din yung mga donut. Lahat, marami. Iba-iba. Kaya pagpunta ng mga kababayan natin dito, marami silang nabibili. Tama, tama. Isang ano lang. One-stop shop nga lahat, no? Meron light supply. Ito yung nasa poster sa labas. Ay! Oh God! Chicharon! Papapata ha? Matitikman na rin natin. Suka siyempre. Essential yan. Okay, moving on sa isa pang pampapata. Sana may gamot ako para hindi ako Dr. Tony, Sorry, Doc. Pero kailangan kong gawin to para sa mga viewers. Little Manila. Appetizer pa lang to, guys. Experience yan dito sa Little Manila. Balat yung masarap dito. Sausaw natin siyempre sa suka. And...
Malutong? Hindi, hindi na. Malutong. Oh, good job. Masarap. Special curry-curry. Ang amazing grace. Thank you. Yung may-ari mismo nagluto, guys. Mm-hmm. So yan, hahaluan natin ang bagoong yung kare-kare. Super duper! Alam, ang sarap ng bagoong. Parang yung ano, alam, nakatikim na kayo, guys, nung chivalry. Yung chivalry na squid. Yung nabibili niya sa mga tindahan. Ganun, matamis-tamis na maalat-alat. Oh my gosh, may isaw! Talaga masarap to. Oh. Dinagayo itong isaw na yan. May friend, meron ka bang gamot dyan? Gamot sa puso? Ngayon lang yan. Gamot sa puso. Accepted niya. Okay, thank you. Sabi nga ni Zombie Tuge. Masarap yan. Masarap yung isaw kapag may taya sa loob. Ito yung malinis na version. Yung kinakain ni Zombie Tuge. That's a dirty version. Ito, the clean version. Sarap. Ito naman. Tenga. Tenga. Ano? Sarap din? Sarap. Ano, sumasakit na babatok po? May luya, merong kamatis, may isang sibuyas, i-design muna yan. Tapos may sili, gulay. Ang nakakapagpasarap dyan, yung sariwang ulo ng sabi. Sariwang ulo ng sabi. Thank you, Lord, for this day, for all the food you're gracing us. One. Grabe naman, Kuya Efren. Hindi ko akalain makakasurvive ako. Grabe na pinakain mo sa amin. Grabe. Ikaw mismo nagluluto noon? Oo. Paano ka natuto magluto? Bata pa kasi ako, mahilig na ako. Tinitingnan ko yung mother ko, paano siya magluto, tapos ako yung pinaliwan na ingredient ko. Talagang hindi ko magluto. Nag-Saudi ako. Sinubukan ko mag-restaurant doon sa kantin ng mga estudyante na ako. So nag-restaurant din ako sa staff. Yung tuloy-tuloy, tapos may mga nakakasama akong magagaling yung magluto. Yung ibang mga sikreto nila na kukopya ko. Gano'ng katagal kayo sa Saudi? 12 years. Mga 12 years. Initially, ang trabaho mo muna, pumunta ka na sa Saudi, ano yun? Ano lang ako eh, butler lang ako ng isang prinsipe. Wow, butler ng prinsipe. Tapos hindi ko talaga hilig yun. Parang na-boring ako, sabi ko, sir, baka pwede naman ako na ibang trabaho yung talaga yun. Ayun na. Hindi mo na. Tapos, kasi mahilig ko lang sa photography. So, photography din ko. Ganyan, masamahan kami ng mga photographer station doon. Tapos hanggang sa nakikita ko na parang yung kinikita ko doon, hindi sapat. Subukan ko kaya mag-business. Pero wala naman nag-business ng mga Pilipino. Kasi nga, hindi naman tayo pwede mag-ano ng business dahil foreigner tayo. Ang ginawa ko, kumaibigan ako ng isang Saudi. Inibigyan ko. Parang front, kumuha ka ng front. Business partner. Paano nagsimula itong negosyo na ito? That's amazing. That's why it's amazing place. Ah, that's the story. Well, tell us how amazing itong process ng pagtayo ng restaurant. Yung pagpunta dito sa America is not easy. It's not easy kasi talagang dadaan ka sa pinakamababa. Saka ano, it took us like 6 years pa yun. 6 years. Kasi, 6 years. Yeah, salamat naman sa Panginoon kasi may nagtrabaho naman kami abroad. So, nasuportan namin yung mga finances. And then, may mga kamag-anak kami dito, lalo din sa amin.
si Efren, anong mo naman trabaho dito? Pagdating ng business. Ako, wala akong trabaho dito eh, kasi dahil yung anak ko hindi ko maiwan. 6 years old ko lang yun. Bawal kasi yung bata yun. Siyempre, pag nahatid ko na sa size ko, iniisip ko, ano ba yung pwede kong pagkakitaan? Kasi ang hirap eh. Kung ano-ano lang, hanggang sa nakakakilala ko ng mga kaibigan na sa construction. Tapos sa nakakilala rin ako nung parang tita-tita na alam niyo, nagkakargo yung balikbayang box. Bubuhat ako niyan. From third floor, fourth floor, bubuhat. Kaya nagtataga ako. Tapos pag oras na ng sundo, 2:15, dapat mga quarter dito, paspasan ko na sa sasakyan ko para hindi ako malit dito sa school. Araw-araw, ganun ang ginagawa ko. Kasi gusto ko makaipon ng pera eh. Pero kumita lang ako ng $20. Tuntuan na ako nun at that time. Kasi yung guys ako na kay KJ, kay Mami. So, Mami, ito yung tita ko. Tuwan-tuwa siya. Kahit anong... Hindi namin hindi na trabaho. Kahit ito. Tapos sa... Ililis pa yan kasi gusto nila siyang magtrabaho. Kasi parang pag nagtrabaho pulido siya kasi... pulido yung parang... Inibigay niya lahat. Oh, dami nang sabi na, "Ikaw, pwede ka bang lumipat ba?" Pwede, go. Basta nakikita ko. Yung maliit sa banko, punong-puno yan. Tabi ni Parador. Kahit anong racket, tapos okay mo. Nasa legal. Basta racket yan. So kayo, paano mo na-discover itong restaurant na ito? Nag-construction muna. Okay. Tapos, kung nag-construction ako, halos karamihan ng mga restaurant dito, mga Pilipino, ako ang gumawa. Ako lahat naggawa from scratch. Tapos sa naisip ko, sabi ko, bakit ganito yung setup ng mga restaurant? Para bang nakikita ko yung mga tao, paano magtrabaho. Sabi ko, isang araw gusto ko na magka-restaurant. Pero yung gusto ko, yung magandang restaurant. Para sabi ko sa kanya, Mami, gusto ko rin magka-restaurant. Eh, hindi mo nga yung pagko-construction ng restaurant. Hindi, basta gusto ko yun ang ano ko, parang gusto ko magluto eh. Kasi that time, nagluluto din ako. May umu-order sa akin ng mga tray tayo ng mga pansit, palabot, mga minum-minum sa hospital ko din natin. Kasi ko, gusto ko magka-restaurant. Before the pandemic. 3 months. Diba? Before the pandemic, tinayo nyo to. Mga anong taon nyo ba tinayo? November 2. 2019. Yun, start na yun, ang pandemic. So wala kayong kita nung time na yun? Meron din naman. Pero take out. Hindi kami na-apektuhan. Ah, wala? Hindi ko makain pala dito? Take out lang. Wala deliveries. Wala kaming, ano, wala kaming... Puro pick up. Pero, mas kumita pa kami kasi... Mas kumita pa, paano? Kasi nag-close, yung iba kasi nag-close. Close lahat dito. Sa inyo lahat nagpupunta. Dito close. Takot silang ano dahil sipin mo araw-araw ang mamamatay, napakarami. Oh, makasingot lang sa labas, nagkakasakit na. Afraid din kami ni Mrs. Pero nagtiwala kami sa kapangyarihan nito. Sabi ko, Mami, ang mas baka pangyarihan ng Panginoon, kung ipag-pipray natin lahat ng tao natin, pati tayo, walang makakaano sa atin, walang makakadapo na ano mong haramdaman. Manalig ka lang. So, ginawa ka na kasi noon. Kaya wala sa anong pangasawa ng Panginoon, wala sa anong nilagnat, wala kami na. Saka kung na-apektuhan man kayo, very minimal lang. Minimal lang. Hindi naman, sulat ko na. Tapos kasi, ma-abilidad kasi si Daddy. Nagbigay ko dito ng mga frutas. Naging parang grocery. As grocery dyan. Kaya pagpasok dito, magbadalaan na ng pera. Bibili pa sila ng prutas, mag-grocery pa, may mga bigas din. O-order pa sila ng pagkain. Galing! Once para one stop. Snap-snap na. Hindi na sila kasi sarado yung mga supermarket. Saan pa sila. Kaya ginawa ko, ang pula doon hanggang doon, ilagyan ko yan ang prutas. Mga sariwa. Sa mga pagkain, ano yung most most ordered na food ninyo? Pork sisig, tapos crispy pata. Ito ngayon medyo okay na itong mga ano. Ito mga to. Ano? Mga isaw. Isaw, tenga. Pag, depende rin sa sisig. Kung cold sisig. Ito yung sisig, oh.
Ito talaga ang gusto, no? Kahit ng mga ibang lahi. Oo. Sisig talaga gusto, no? Ibang lahi, alam na nila yung mga pansit natin. Oo. Tsaka yung mga bulalo. Pag malamig. Lalo ngayon pag malamig. Yan ang gusto nila. Yung mga boros, kaldo, goko. Oo. Marami rin kayo mga ano, mga foreigners na customer. Ito pag-gabi. Ano mga in-order nila? Sisig. Pansit, sisig. Oo. Tsaka yung... Lumpiang Shanghai. Uh-huh. Saka yung ano yung calamaris, yeah, masarap. Calamaris. Sa lahat ng mga pinatikim niyo sa amin, wala talagang hindi masarap. Oh, lahat masarap. Ang galing ha, sobra. Kailan tinayo yan? Ha? Kailan tinayo? Almost magkasunod lang yan. Magkasunod din sila ng ano ng restaurant. Uh-huh. Kasi ang purpose ko kasi diyan, mm-hmm, yung mga kababayan natin pumupunta dito sa Roosevelt, dito, mm-hmm, sa Queens. Mm-hmm. Gusto ko makabili rin sila ng mga produkto galing sa atin. Mm-hmm. Kaya kahit na medyo mabigat yung puhunan, uh-huh, inunti-unti kong itayo sa tulong ng Panginoon. Oo. Yan. Ito na, oh. Amazing Grace. Kaya kita mo mga produkto sa atin, di ba? Oo, no? Yung mga Star Margarine. Oh. Diba? Sari-sari store, no? Ayan. Ayan si Rick. Ay. Siyang ano ko rito sa... Pinoy ka ba, Rick? Medyo. Mukha kang foreigner. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Siya yung katiwala ko dito. Uh-huh. Yan ang mga produkto natin galing ng Pilipinas. Yan, Star Margarine. Yan, kilala yan. Yan yung mga... Ito, yan. Galing sa atin yan, yung mga cosmetic. Oo. Yan. So lahat ng kailangan mo lahat ng na meron sa Pilipinas, most likely meron dito. Pag nakikrave ka, no? Oh. Pati ito, juicy fruit, yun. O, di ba, o? Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, yung mga crackers. Mm-hmm. Ayan, Skyplex. Mga pansit. Yung mga dingdong, eh, di ba? Lucky me, pansit canton. Oo nga. Wow. Ito mabili pagka ganitong mga malalamig yung pansit. Yung mga medyo maanghang, no? Ito, tignan mo ito. Galing sa atin, no? Mm. Beef mami. Sa mga Pilipino, mahilig magluto ng mga ganito, mga pansit. Ito, yung mga bulalo. Ayan, galing lahat sa atin yan, eh. Likas. Likas papaya. Di ba? Marami, eh. Pa. Ayan. O, pati cold, ano? Cheese. Itlog na pula. Merong ano to, mga cheese. Galing sa atin yan, yung mga piece na yan. Tuyo ba to? Tuyo? Tuyo. Mga tuyo. Yeah. Mga prosen. Diba ito? Fishball. Yung mga dahon ng saging. Dahon ng saging. Yan o, mga saging na ano. Uh-huh. Ima-microwave mo na lang. Mm-hmm. Mga puto-puto. Mm-hmm. Mga ano ba to? Yung mga ginger. Salabat. Mm. Yung mga kape. Pipe. Dami, lahat ng halos karamihan na paninda ko. Gano'ng kalaki investment mo rito? Laki. Naman, talaga, di ba, ano? Nakakatakot, di ba, sa simula, parang pag pinagsabay mo? Pero... Lakas sa loob mo. Di ba, sabi mo nga, ang ipagtiwala natin lahat sa Panginoon. Kasi kung hindi naman niya ibibigay, kahit anong pilit mo, hindi niya pagkakaloob. Tama. Pero kung isinangguni mo sa kanya bago ka humakbang, siyempre meron siyang gabay sa'yo. Oo. Yun ang sikreto namin mag-asawa. Oo. Kaya lahat ng ginagawa ko, laging Panginoon muna bago ko humakbang. Pero may ano pa. Kaya. May Maxes. No? Kapitbahay mo si Maxes. Parang nasa Pilipinas dito ah. Pero tignan mo naman yung customer sa restaurant ko tsaka Max. Oo nga, malayo. Diba? Diba? Tignan mo naman yung kakaiba, diba? May pangalan lang yan. Oo. Pero yung lasa talaga. Yan, yes. Ginagaranto. Tsaka yung linis. Oo. Eh, yung presyo. Okay lang. Napakababa ng presyo ko. Oo. Sipin mo, makakakain ka na makakapag-uwi ka pa. $10. Ano lang? Galing. $12. Oo. Wala ka nang makikitang ganung presyo. Oo. Ayan yung mga sinasabi ko sa'yo na yan yung mga kababayan natin, mga Pilipino, na pag Sabado,
nagtataya. Libre yan, wala silang bayad sa akin. Oo. Ano ito? Anong ginagawa dyan, bali? Wala kung ano-ano yung mga tinitinda nila. Ah. May mga nagtitinda ng mga, iba-iba, mga product din natin. So yung investment ninyo na nilagay dito, yung ba inabawi nyo na after ilang years? Di ba? Para kasi yung mga nandiyan din kasi yung mga gamit eh. Yung mga gamit eh, nandiyan. Tapos naisoli na namin yung mga nahiram namin, sa awa ng Panginoon. Kung may mga naitatabi kami, ini-invest din namin sa Pilipinas. Sa Pilipinas. May hindi culture kayo ron? Hindi. Nagka-try pa lang kami mag-invest. Okay. Anong advice ang maibibigay niyo sa mga nangangarap din na magkaroon ng negosyong katulad nito? Lalo na dito sa Amerika na medyo mahirap ang pakikipagsapalaran pagdating sa negosyo. Unang-una, maging ano ka, maging ang tawag doon yung maging honest ka. Lalong-lalo na sa mga, yan, katulad ng mga ibinibigay mong pagkain, yung niluluto mo. Dapat una-una, malinis. Pangalawa, yung sariwa. Pangatlo, siyempre pagkain yan, lalagay natin sa tiyan. Yan yung tinatawag na dapat yung pagluluto mo pa lang, yung maramdaman nila talaga na masarap. Tapos siyempre pag nakakita ng customer yan at nalasahan nila, babalik-balik ang tao. Tama. Hindi yung basta mo lang mailuto, that's it. Kasi ako talagang inaano ko yan eh. Ultimo yung pagbili yan. Naka-separate yan, yung mga walking freezer namin, naka-separate yung gulay, yung mga meat, lahat naka-separate. Malalaki kasi yung anong namin sa baba. Kaya pagka iniluto mo yan, talagang napakasarap. Pagdating naman sa ano, lakas ng loob sa pagpasok sa isang negosyo, anong may papayo mo ron? Importahan mo yung bawat So, palakado kasi ako niyan eh, yung business namin. Sa mga friends din namin, sumuporta sila sa amin. Oo, sinuportahan kami ng Sera family. Yung mga kaibigan namin, talagang nagbigay rin sila ng konting financial. Sila magkakapatid, pati magulang. Lalo-lalo na si Raul. Raul Sera, Ariel Sera. Atay niya. Kuya, kala mo kasi parang ganun-ganun lang. Pero pag napasok mo pala, ang dami palang ano, yung mga may mga insurance, yung building insurance mo, yung mga negosyo. Ang dami palang, kailangan talaga financially talaga ano. Kailangan tutukan mo talaga. Ready ka. Ready ka talaga. Hands-on ka dapat, no? Hey there guys, it's me, Tintin Babaw, inviting you also to subscribe to my channel, Christine Babaw's channel, and also to watch yung latest vlog ko tungkol sa, nakita namin si Hugh Jackman up close sa Broadway. So I'll see you in my channel, and thanks so much in advance for subscribing. Merry Christmas and Happy Holidays na rin sa inyo. Ingat! Thank you, babe! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.